Good day mga kababayan. Ayan, at isang pagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong update dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. And bago po ang lahat, Lord Jesus, maraming salamat po sa panibagong araw na to. At salamat din po sa lahat ng ating OFW Filipino immigrants at sa lahat po ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. At kung inyong mapapansin po no, mga kababayan, maganda ang panahon ngayon. Kahit na meron tayong bagyo sa may bahagi po ng norte, pero hindi naman ho siya tumama no, sa kalupaan. Pero yung paligid niya, so hinihigop po no, yung habagat. Kaya naman po dito sa Manila Bay ay naranasan yung malakas na hangin na nagmumula dito sa bahagi, mula dito sa may part ng Manila Bay or ng Philippines po no, mga kababayan. So ang nangyayari ngayon ay sa sobrang lakas ng hangin ay naglilipara no yung maliliit na particles, yung pinakang alikabok na nitong buhangin. Makikita natin dito sa bahaging ito sa may at ayan nga po no, sa sobrang lakas ng ihip ng hangin ay ewan ko lang kung napapakinggan yung paa po no. So yung maliliit na alikabok ay animo yung mga fog po no. Kung dadaan ka dito sa kalsada dito sa may part ng Pasay, sobrang labo ho ng paligid. Nung nagbabike ako, napansin ko sa mata ko, ang dami pumapasok na maliliit na parang alikabok. So, doon ako napaisip na siguro ito yung mga nanggagaling dito sa mismong reklamasyon. No? Kasi nga, buhangin, tapos sobrang lakas ang hangin. So, nang pinuntahan ko ngayon dito, ayan, nakita natin sa may bahaging ko. So, para siyang, hindi ko lang kung sandstorm ba ang tawag dyan, no? Pero so, sa bandang ano po yan, sa may Pasay Harbor na makikita ninyo, sobrang labo talaga. As in, dahil nga po dun sa alikabok sa mga maliliit na particles ng buhangin na natatangay ng hangin. Dito po yan sa may reclamation, dito sa may Island A tayo. Makita nyo rin yung halos yung kalangitan yung medyo nangingitim dahil nadadala yung mga maliliit na particles ng buhangin. So sobrang sakit po niyan sa mata. Kahit na nga po yung bagyo ay buti na lang nga po at hindi tumama sa ating kalupaan. So, ito lang yung nararanasan dito, especially sa Maynila, is yung malakas na hangin po. No? Ayan, so, thank you Lord at hindi mo pinahintulutan na lumapag itong bagyong to dito sa Pilipinas. At sana ganyan din po sa ibang bansa no? Para wala nang maapektuhan pa. Alright, so yun ang ating makikita natin sa araw na to dito sa reklamasyon sa Island A. Mapapansin din natin na mukhang walang nagtatrabaho dahil nga siguro po no, dahil sa banta itong bagyong Betty. But yan, so siguro magpo-continuous na lang sila once na okay na lahat no, wala, hindi na ganito kalakas yung hangin. Kasi masakit po talaga sa mata yung mga particles ng buhangin kasi talagang papasok siya kung hindi ka nakagagels. Or kahit nakagagis ka, ipapasok at papasok pa rin yan, no? So masakit po siya sa mata kapag medyo matagal kang na-expose sa ganitong paligid na mahangin na may mga particles ng buhangin po, no? Alright? So yun, pakinig nyo naman sa background, sobrang lakas po ng hangin talaga, ano? So yan lang yung may update natin ngayon dito sa reklamasyon sa Manila Bay. And hopefully ay yung bagyo ay matunaw na, ano po? Ayan. So thank you and God bless. Maraming salamat.